em nhóm vừa đó anh là tôi đang một nhóm bao giờ đây một sinh mệnh ai nôn harang araw ay tinalakay natin ang ay bago tayo magsimula akin muna ipapagbabahagi sa inyo ang aling tutulin ko sa aking klase. Una, ugaliin magsuot ng face mask. Pangalawa, makinig kapag nagsasalita ang iyong guro. Pangatlo, makilabo sa talakayan at sa mga gawain. Pangapat, iwasan ang anumang ingay o kilos sa loob ng klase kung hindi naman kinakailangan. At ang panghuli, respetuhin ang idea ng bawat isa. Nung nakarang araw ay tinalakay natin yung mga yugto sa pagkatuto sa pagkasulat. Maaari ba kayong magbigay ng isang yugtong pagkatuto sa pagkasulat? Rafael? Mama, isang yugto po sa pagkasulat. Ito po ay panunang pagkasulat. Mabusay. Tunay na naunawaan ninyo ang ating ginawang pagtalakay ng nakarang araw. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating gagawin sa pag-aaral o tatalakay, ay meron akong inihandang isang aktibidad na inyong gagawin. At tatawagin natin itong hula-rawan. Narito ang panuto. Maaari mong basahin. Panuto. Suriin pa bumi ang mga larawan. Hula at paghulugan maaaring si Parti. Ipakukuha ang tamang sagot sa pagbuo ng mabulong sa kakulong. Yan. Sabi dito, suriin ang mga larawan. Kaya mamaya magpapakita ko ng mga larawan na inyong mga susuriin. Pagkatapos, hulaan nyo ito kung anong mahulugan or nice parating ng larawan na iyon. At susunod, makukuha nyo ang tamang sagot kapag makubuo nyo yung jumbo letter na makikita nyo mamaya. Kaya narito ang mga hakba. Pahagiin ko kayo sa dalawang grupo. Yung tatlo, lumipat dito. Rafael. So, ito ang unang grupo at ito ang pangalawang grupo. Pagkatapos, bibigyan ko kayo ng 30 segundo sa pagsagot ng inyong mga ang sa aking papakita. Pagkatapos ng 30 segundo, ay ihanda nyo sa aking hudyat, ay ihanda nyo, ay itaas nyo ng sabay-sabay ang illustration board. Itong illustration board. Itong illustration board. Ang grupo makakarami ng tamang puntos ay siyang panalo at makatanggap ng dalawa. Handa na ba ang lahat? Opo! Hulaan nyo. At narito ang una nating larawan. At ang tatupong punto ay magsisimula in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, mamaya pagkatapos ng 3 minuto, sasabihin ko diba sa hakbang na pag sa hudyat ko ay sabay-sabay kayo magtataas ng inyong kawa. Hindi po sila nakikinig. Five, four, three, two, one.
itaas ang inyong kasagutan in 5, 4, 3, 2, 1. Man, ano ang inyong kasagutan? My mapping. Bigyan natin kung tama ang inyong sagot. Tama. Bigyan natin ng clapping yan. Clap, 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 clap. Ang pangatong larawan? Ang inyong limang segundo ay natutunan. Segundo ay magsimula ng 3, 2, 1, go! Yung mga kasagutan in 3, 2, 1, go! Ano ang inyong kasagutan? Pagtakalaba. Ano natin yung pagtakalaba? Tama, bigyan ng clap win yan. At ang ating muling larawan. Simula ang inyong oras in 3, 2, 1, start. Itaas ang inyong kasagutan in 3, 2, 1. Ano ang inyong kasagutan? Idea. Mahusay. Pagkat ang sagutan sa ating panghuling larawan ay idea. Tunay nga ngayon ay anong inyong palagay kung ano ba yung gagawin na tatalakay natin sa araw na ito? Sean, maaari mo bang yan? Kung ano sa ating ginawang aktibidad kung ano ang tatalakay natin sa araw na ito? So, itong grupo sa ano? Pagsulat, sa pagsulat po sa tulad ng ideya ko para magkaroon po ng para pinapalawak po ng order yung ideya na sa pagsusulat po sa mahusay. Ang tatalakay natin sa araw na ito ay may kinalaman sa pagsusulat. Bago tayo magpatuloy sa ating tatalakayin ay atin munang alamin ang mga layunin. Fabian, maaaring po ba tayo ng ating layunin? Pagkatapos sa isang oras na talakayan ang mga mag-aaral ay nasa A. Totoo yung teknik sa paglikha o pagkuhon ng mga idea at mga teknik na ginagamit ng mga guro sa pagsulat. D. Na ipapaliwanag mga teknik na maaaring gamitin sa paglikha o pagkuhon ng mga idea. C. Na kabubo ng itang talata hukol sa isyong panlipunan. Salamat, maaari ng mga po. Sabi ko nga kanina, ang tatalakay natin sa araw na ito ay may kinalaman sa pagsulat. Kaya ang tatalakay natin ay ang simulain ng unti-unting pag-control sa pagsulat at ang mga prosesong at ang mga yugto sa prosesong pagbulog sa pagsulat. Ngayon, atin mo nang talakayin kung ano nga ba ang mga simulain ng unti-unting pag-control sa pagsulat. Ayon kay Viados in 2008, Jaime, maaari mong ba sa akin? Ayon kay Viados, 2008, isasagawa ang isang pragmatikong tulong sa pagdedevelop ng mga kasanayan sa pagsulat ng komposisyon sa pamamagitan ng pagplano ng mga gawain na tanalang ng isang continuum. Ayon nga sa kanya, ang pagsusulat daw ay sa paggawa ng isang kasanayan na nangangailangan ng mainam na pagplaplano kung ano nga ba yung nararapat natin ibigay sa ating mga mag-aaral. Nakapaloob rin dito ang mga pag-control sa pagsulat. Jomeli, maaari kong basahin ang una. Binubuo ng mga gawain sa pagsulat na maglalaan ng iba't ibang pagsasanay sa pagsulat na walang kamalian. Dito, ayon sa salamat, maaari ka ng upo. Sa pagkontrol sa pagsusulat, sa una, binubuo daw ang mga gawain sa pagsulat na nanlalaan ng iba't ibang pagsasanay sa pagsulat na walang kamalian. So, halimbawa dito, yung mga estudyante mo, papagawain mo sila ng isang talata na inilalarawan nila ang kanilang sarili. Sa paraan na iyon,
hindi sila magkakamali kung ano nga ba yung sulat nila sapagkat tungkol yun sa kanilang sarili. Kaya dyan sa kontrolasyong pagsulat, mas mapapadali sa mga mag-aaral ang kanilang gagawing pagsulat. Pangalawa, unang hakbang tungo sa pagsulat ng komposisyon, lalo na sa mga mag-aaral, na nalimitado. Nalimitado ang kaalaman sa wikas. So, dito, favorable ito sa mga estudyante. Kasi dito is nakalagay na yung mga dapat nilang isulat, meron na silang magawa, gabay, na lalo na sa mga estudyante, na mga limitado lang yung kaalaman sa mga wika. At pang huli, Nancy, pakibasa na yung pang-uli. Makaluma at nakababagot ang mga kaway, kaya naman maaari kumapit ng angulon ng iba't ibang technique sa pagsulat. Yan. Makaluma daw at nakababagot yung pagsusulat, which is yung iba talaga, yung estudyante, nababagot sila kapag nagsusulat sila. Kaya maaaring gumamit yung mga guro ng mga technique upang mas mapadali at maayos ang gagawin lang pagsulat. Ngayon, atin namang alamin ang mga technique sa pagsulat na ginagamit ng mga guro. Una dito, yung paggamit ng substitution table. Pangalawa, tumbasang pagsulat. Pangatlo, technique na tanong at sagot. Pang-apat, pagpuno ng mga kuwang. So, ang substitutional, sa paggamit ng substitutional table ay gumagamit ang mga ang guro, halimbawa dito, yung nakalagay sa palungo, bumuo ng dalawang talata tungkol sa barber at panadero sa tulong ng talahanayan sa baba. So, narito ang talahanayan natin sa baba. Sa bawat column nito ay may mga nakalagay na mga salita. At sa pagbuo nila, pagdudugtong sa paraan ng pagdudugtong nila ang mga salita ay nakakabuo na sila ng isang talata. Halimbawa na lang ito. Halimbawa, si Mr. B ay isang panadero. Siya ay may isang maliit na panaderya. Siya ay gumagawa ng mga tinapay at cake. Maraming customer ang nagpupunta sa kanyang panaderya upang bumili ng tinapay. Sa talata ay sa column na ito, sa tingin nyo ba yung kapag ginawa yun ng estudyante? Nakagawa na ba sila ng isang talata? Ano? Hindi ko narinig. Sa tingin nyo ba nakagawa sila o hindi? Tama, nakagawa sila. Halimbawa na, ito. Yan na yung magagawa nila ang talata kung pinagsama-sama nila yung nakalagay sa substitution table. Next naman, yung mga tumbasang pagsulat. Sa tumbasang pagsulat, maaaring mapag-iba-iba sa pamamagitan ng tumbasang pagsulat. Sa mababang antas, nagpapalit ang salita. Sa mataas na antas naman, ipapaalam na sa isang pagpapalit, maaaring mangailangan ng iba pang pagpapalit upang magkaroon ng kaisipan na maipapahiyag na isipan. Halimbawa nito, dito sa kahon. Dito, nakalagay na ang given na to na ibibigay ng guro. Kailangan lang nila may mapaglalarawan ang mga nakalagay dito. Sa mababang tumba, sa mababang antas, maaari nilang gamitin ako si sulat Pedro. May edad na 20. May taas na. Maaari nilang gamitin yon. Sa mataas na antas naman, may papalang isang pagpapalit. Pwede nilang, sa mga mataas na antas naman, pwede nilang gamitin ako si Pedro na may edad na 21, gano'n sa taas. Meron akong taas, so nadadagdagan siya sa mga matataas na antas na nadadagdagan yung mga paglalarawan nila. Kaya nasa estudyante yun kung paano nila may lalarap, magagawa yung paglalarawan nila. Sunod naman natin dito, yung technique na tanong at sagot. Sa technique na tanong at sagot, Tani, maaaring mong basahin yung technique na tanong at sagot. Ang technique na ito ay maaaring tumagitan mula sa kontrolado hanggang marayang pagsulat. Sa puntong kontrolado, sila ay bibigyan ng mga talaga, di kaya yung tekstong babasahin. Yan. Dito, sa technique na tanong at sagot, meron silang gabay na tala na tekstong babasahin nila upang mas mapadali yung gagawin nilang talata. Halimbawa nito, sa technique na tanong at sagot. So, given na itong mga tanong, ito yung sinasabi natin. Anong oras na gumigising? So, tatalan nila kung anong oras sila gumigising. Tapos, anong unang ginawa mo? So, tatalan nila kung ano yung unang ginagawa, pagkagising nila. Yan, sunod-sunod yan ang katanungan. Sa paraan na yun, makakabuo sila ng isang talata na
merong tanong at sagot. So yan ang gamit ng tanong nas at sagot sa paggawa ng isang karakta. At ang ating panghuli, Lizeth, pakipasa ka. Pagputol ng mga kuwa, karaniwang teknik sa kontroladong pagpapasulat. Ang ipinupunong salita sa kuwa ay batay sa mga aralin sa pagsulat o barilalan sa tutuhan ng mga bata. So, dito sa pagtunong ng mga kuwa, karaniwang teknik daw sa kontroladong pagsulat. Dito, yung mga pinupunuan yung mga salita na merong kuwang. Halimbawa na lang dito. Ito, ako si Jessica. Pwede niya. Yan. Tapos, ako ay pwede. Nakalagay lang. Ako ay bilang sa aming magkakapatid. So, pwede yung ako ay panganay. O kaya kung pangalawa siya. Doon. Pwede rin yung ako ay may ulam na lang. Pwede yung ano ito. Doon. Yan yung pagpuno ng mga kuwang sa isang karakta. Isa yan sa pag-control sa pag-usulat ng mga talata. Na naunawaan ba ang ating unang talakayan? Oo. Kung ganun, ano ang magbigay na kayo ng isang technique na ginagamit ng guro? Sean? Magbigay ka nga ng isang technique na ginagamit ng guro. Isang technique na yung gamit ng guro kanina, sabi natin para mas mapadali yung mga bata, meron tayong yan, pagpuno ng mga uwang, yung mga ganon, meron tayong ano pa, tatanungin kita, tapos substitution test. Substitution table. Yun yung ano, substitution table, tama. Lizeth, maaari ka rin ba magbigay? Tanong at sagot ng mabuhay. Tunay yung naunawaan nyo ang ating nilawang pagtalakay sa una nating talakayan. Ngayon naman upang mas mapalawak ang inyong kaalaman, ay tumungo naman tayo sa mga yugto sa prosesong pagdulog sa pagsulat. So, dito, syempre, bago tayo sumulat, ito ay nagsisimula sa pagsulat ng mga talata o sa naisay. Ito ay nagsisimula pagkatapos ihayat ng guro yung paksa o ihayat pagkatapos ng mapagkasunduan ng buong klase ang paksang susulatin. So kapag may paksa na tayo, magsusulat na tayo, magkakaroon tayo dito na papasok yung mga technique na maaari natin gamitin sa paglikha o pagbuo ng mga idea. Maaari mong basahin ang ating technique na maaari gamitin sa paglikha o pagbuo ng mga idea. Jovini. Una, brainstorming. Pangalawa, pagtatala. Pangatlo, mabilis na pagsulat. Pang-apat, mind-mapping. At pang-lima, pagbuo ng mga ideya. Salamat, Marino. Po. So, ang muna natin dito ay brainstorming. So sa brainstorming dito, nakikita natin naman na nagpupusap-pusap yung mga estudyante. Dito nagbibigay sila ng idea tungkol sa paksa, kung ano nga ba yung nalalaman nila sa paksa ngayon. At nagkakaroon ng idea din yung kaklase nila kung paano nila rin isusulat yung paksa na ano para mas lumawak ang kaalaman. So, yan ang ginagawa. Ayan ang una nating technique sa paggawa ng talata. Sunod naman yung pagtatala. Siyempre, habang nag-brainstorming kayo, kailangan mo magdala para hindi ito mawaglit sa iyong isipan. Para kung, siyempre, marami kayo nang mag-usapan, mamaya mawawala na sa isipan. Wala, hindi ko, kung hindi ka nagdala, alam mo, wala na ano na yung sinabi niya kayo na. Kaya kailangan natin itala para pag nawala, tignan na lang na ito, sige ganyan. Para hindi mawala lang sa ating isipan, kaya kailangan natin ang pagtatala. Pangatlo, yung mabilis na pagsulat. Siyempre, kapag nag-brainstorming kayo, dire-diretso po ang conversation nyo at nagtatala ka. Siyempre, hindi ka naman pwede magdala. Ganyan. Ay, okay. Yeah. Mabagal. Dapat mabilis para dire-diretso yung pag-uusap nyo. Sunod, yung may... Sunod is yung pagsulat. Sa pagsulat, sa ating gawain, tukuyin mo si ako. Babasahin ko ang aking inihandang katanungan pagkatapos isulat nyo yung illustration board. Ayun na rin ang, kung pa yun ang pagkagrupo ko, yun na rin ang grupo. Itong
unang grupo, ito ang pangalawang grupo. So, babasahin ko yung aking mga inihandang patanungan. Tapos, isulat nyo to kung TPTI, kung ito ba yung technique sa paglika o pagbuo ng mga idea. Tapos, TGGP naman kung ito yung technique na ginagamit ng guro sa pagsulat. Isulat ito sa illustration board ng aking yung ibinigay. Pagkatapos ng isang minuto, ay pagkatapos ay ang grupo ay katas ang illustration board. So, handa na ba ang lahat? Yes! Narito ang ating unang katanungan. Dito ay nagbibigay ang mga mag-aaral ng idea. Nagbibigay sila ng idea. Ano to? TPTI or TGGP? And tas, pag bilang ang tatlo ay tas ng ang illustration board. 1, 2, TGTP. Dito naman sa inyong gawain for sa issue mo, sulat mo, lumikha kayo ng isang talata tungkol sa napapanahong issue sa ating bansa. Grupo rin ito, yan din na grupo. Tapos pagkatapos ng 10 minuto ay may isang tinatawag ng grupong ipapahagi sa harap ng klase ang napiling isyo. So, narito ang ating pamantayan. Ang gagawin nyo lang na talata, isang talata lang siya. So, ang gagawin nyo, mamimili lang kayo kung anong isyo. Tapos, sulat nyo lang doon kung ano yung isyo na iyon sa isang talata. Tapos, sa pumilit, narito ang ating pamantayan. Paayusan, paayusan, limang puntos, kalinawan ng sinasabi, 10 puntos, organisasyon ng idea,